Hello guys, pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa Budgie X African Lovebirds. Ano ba talaga ang totoo? Pwede bang ipagpares o bawal? Tutukan nyo lang yung video hanggang dulo para malaman nyo yung katotohanan tungkol dito. Tara na, let's go! Bago tayo tumalon sa mismong topic, mabilis ang question and answer muna tayo, okay? Number 1, bakit mahilig mag-nesting yung cock kaysa sa hen? Okay lang po na mag-nesting ang cock dahil nature na po ng mga ibon yan. Kaya lang naman namin nasasabi na dapat yung hen yung nag-nesting dahil mas magaling mag-nesting si hen. Magaling siya magputol at maayos siya maglagay sa nest box. Number 2, pwede po ba sa parakeet yung successor pellets? Yes, pwede po. Dahil ang pellets ay isa sa diet ng kahit anong klaseng ibon. Okay? Number 3, bakit po kaya ayaw patungan ng cock yung hen pero nagpapapatong na yung hen? Yung hen ay ready to breed na kapag ganyan ang ginagawa pero yung cock ay hindi pa marunong kung paano makipag-mate. Kailangan lang natin maghintay sa ganyang pangyayari. Hayaan mo lang sila para hindi maudlot or hindi tumagal yung paghihintay mo. Okay? Number 4. Paano po ba kakalasin ang pairs? Kasi same hen na bili ko. Kung same hen po yan, pwede nyo po sila kalasin anytime. Tapos kung balak nyo na po silang bigyan ng kapares, mas okay kung magkaibang kulungan. Para hindi sila nakikita yung same hen. Para hindi ma-distract sa breeding process kapag may kapares na silang tunay na cock. Number 5, hand-feed ba ang mga ibon mo? Bakit hindi sila mailap sa'yo? Hindi po sila hand-feed. Nabibili ko lang po sila sa ibang tao lang din na matured yung ibon. Number 6, pag po ba nagsusubuan, pares na po ba? Sana, pero kailangan pa natin i-observe yung behavior nila kung talagang sila na ang magiging magkapares. Kaya observe muna, okay? Number 7, bakit hindi natatakot yung mga alaga mong ibon? Dahil po hindi ko sila nai-stress, nagubulabog, lagi ko po silang binibigyan ng time para maglibang sa kanilang kulungan. Tapos kapag pupuntahan ko sila, nakikipag-bonding ako sa kanila sa pamamagitan ng pagbigay ng sanga ng malunggay or mga malunggay leaves. Yung nakikita nyo yan sa bawat video ko. Nagbibigay ako ng malunggay leaves, minsan nagbibigay ako ng sanga ng malunggay, ganun lang. Kaya panoorin nyo lang yung mga video ko kung ano yung ginagawa ko para hindi sila maging mailap. Okay? Number 8. Ano pwede maganda alagaan at mabilis dumami? African po ba or parakeets? Parehas lang po silang magandang alagaan at parehas lang din sila mabilis dumami. Kailangan lang talaga natin na maglaan ng ilang buwan para makapagpadami sila. Pero may nabasa ako dati sa mga nag-comment, isa sa mga subscribers natin, mabilis daw magparami ang parakeets kahit 4 months old pa lang daw sila, basta maganda ang kondisyon, ready na sila magparami. Kaya nasa sa inyo na po yung kung ano ang gusto nyong alagaan. Parehas naman po silang maganda at parehas po silang mabilis magparami. Number 9, nag-aasawahan ba ang dalawang hen? Hindi sa nag-aasawahan, nagiging bonded lang. Mangingitlog din sila, pero hindi mabubuhay yung itlog dahil walang sperm cell ng male yung itlog, kaya walang mabubuo. Number 10, senyalis na po ba ng malapit na mag-lay ng egg yung hen kapag nakatayo na yung balahibo sa bandang puwetan? Hindi pa tayo sure dahil kulang ang information mo. Kailangan alam natin na nakapag-mate sila, dapat successful ang mating nila bago natin isipin na may egg na yung hen. Tapos kung may itlog na siya, dapat sure kayo na itlog yung nasa puwetan ng hen. At maglilay lang ng eggs ang hen after 7 to 10 days. Kaya kung lagpas 10 days or 2 weeks,
tapos wala pang itlog, hindi po sila nakapag-mate. Kaya kailangan obserbahan pa rin at kailangan lagi kayong maghihistory. Lagi kayong magsusulat kung kailan yung mating nila, kung kailan yung expected na mabubuntis yung ibon, yung hen, tapos kung kailan unang babagsak yung itlog. So ayun, kailangan nyo magsulat. 11, yung nabili kong lovebirds hen pero hindi pa nag-mate, may tatlong egg na. Ilan na po ba yung itlog nila ngayong araw? Kung lalagpas ng 6 eggs, same hen po yan. Pero hayaan nyo po muna yung egg sa nest box ng 1 week. After 1 week, mag-candling na po kayo. Tignan nyo po yung itlog kung may similya. Kung walang similya, hayaan lang ulit ng 2 weeks. So, una 1 week, ngayon naman 2 weeks, bali 3 weeks na yun. So, hayaan ng 2 weeks, then mag-candling ulit. Kapag wala na talagang similya, walang ugat sa loob ng itlog, same hen yan. At unfertilized egg, so walang buhay yung itlog. Ang gawin nyo na lang, inaga nyo na lang yung itlog, tapos ipakain nyo na lang sa mga ibon nyo. Number 12, pag po ba infertile yung egg, ibubukod na po ba? Parehas na sagot kaninang question, yung pang 11. Hayaan nyo muna yung egg sa nest box ng 1 week. After 1 week, mag-candling na kayo. Tapos kung walang similya, hayaan ulit ng 2 weeks, then mag-candling ulit. Kapag wala na talagang similya, walang ugat sa itlog, unfertilized egg. Ilagay nyo na lang ulit yung itlog, tapos ipakain nyo sa inyong alagang ibon. Para may nakukuha pa rin sila na proteins at fats. Number 13, bakit hindi po bumabalik sa nest box yung alaga mo, kuya? Minsan pumapasok sila, lalo na kapag nabibigla ko sila. Tapos lalabas ulit sila kasi baka may ibibigay ako sa kanila na ikakalibang nila, ganun. So, kailangan lang masanay yung ibon sa inyo. Number 14, ano po dahilan kapag hinihingal ang ibon? Una, naiinitan sila. Pangalawa, nauuhaw sila. Ang ibig kong sabihin sa nauuhaw, hindi sila makainom dahil baka nagbago yung temperature ng tubig nila. Dut-duting nyo lang yung tubig at pakiramdaman nyo. Kung malamig, okay lang. Kung maligamgam, palitan na agad. Kung medyo may pagkamainit dahil nasisikatan ng araw yung tubig, palitan na po. Pangatlo, napagod sila kakalipad. So ayun yung observation ko sa mga hinihingal na ibon dito sa ibunan ko. Kaya laging palitan yung tubig para ma-refresh yung mga ibon natin para malamigan yung kanilang katawan, mapreskuhan sila para hayahay sa feelings. So ito na yung mismong topic natin. Ito ay galing sa mismong may-ari na nag-comment na may budgie daw siya at alps na magkapares. So, hilingan ko siya ng video at picture para makasigurado tayo na sa kanya mismo yung video at yung ibon. So, ayan, yung dilaw ay yung budgie at yung isa ay yung alps 1. So, mapapansin nyo, hinahabol ng budgie yung alps 1 at feeling ko gusto niyang subuan yung alps 1. Tama ba? Kapag nag-up and down yung ulo ng budgie, gustong subuan or nakikipaglaro lang? Comment nyo kung ano doon. Kung gustong subuan yung alps 1 or nakikipaglaro lang. Kapag ganun ginagawa ng budgie, yung nag-up and down ng ulo. So, comment nyo yung reaction nyo dito sa video na to tungkol sa budgie x African lovebirds. So, aabangan pa natin yung ibang videos na isesend niya. Dahil nakita niya daw na nagkakastahan. Kailangan natin makasigurado na may ganito pala talagang ibon. So guys, ito lang ay dagdag kaalaman sa ating lahat. Pero syempre, sa karamihan, hindi ito advisable. Dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa inakay nila kung magkakaroon man ng itlog. Pero isipin nyo, kung magkakaroon man ng itlog at lumaki yung inakay, imagine, African parakeet. De, joke lang. Joke lang yun ha. Nani? Isa tong malupit na pangyayari. Sa ngayon, isipin na lang natin na banded sila. Yung
Budgie at African. At sana, huwag tayong magpanik sa ganitong klaseng pairing. Respect natin yung nag-aalaga dahil siguro baguhan pa lang siya sa pag-aalaga kaya siya nagkaroon ng ganitong sitwasyon sa kanyang ibunan. So ayun guys, hintayin natin yung ibang video na isesend niya sa amin tapos ibabahagi namin sa inyo. Okay? So sana may natutunan ang lahat at kung hindi kayo makapaniwala sa Budgie X African, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At kung gusto nyo pang masubaybayan itong topic na to, pindutin nyo na ang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. So tapusin na natin itong video. Salamat sa mga sumusuporta at mag-ingat po tayong lahat. Bawal ang pasaway and we'll see you on the next video. Laki na kasta ko, no? Wala, nagkakasahan. Ano,